10 mga dahilan kung bakit kailangan ng sapat na pahinga. Ang isang magandang pahinga sa gabi ay hindi masukat na halaga para sa iyong kabutihan. Sa totoo lang, makatuwiran kasing batayan ang masustansyang pagkain at pag-ehersisyo. Ang mga indibidwal ay direktang nagpapahinga ng mas kaunti kaysa sa ginawa nila at ang kalidad ng pahinga ay nabawasan din. Narito ang 10 mga kadahilanan kung bakit ang magandang pahinga ay mahalaga. Una, ang hindi magandang pagtulog ay nauugnay sa mas mataas na timbang sa katawan. Ang mga taong may maikling tagal ng pagtulog ay may posibilidad na timbangin ng mas malaki kaysa sa mga nakakakuha ng sapat na pagtulog. Sa katunayan, ang maikling tagal ng pagtulog ay isa sa pinakamalakas na kadahilanan ng peligro para sa labis na timbang. Sa isang malawak na pag-aaral ng pagsusuri, ang mga bata at matatanda na may maikling tagal ng pagtulog ay 89% at 55% mas malamang na magkaroon ng labis na timbang, ayon sa pagkakabanggit. Ang epekto ng pagtulog sa pagtaas ng timbang ay pinaniniwalaan na namamagitan ng maraming mga kadahilanan, kabilang ang mga hormone at pagganyak na mag-ehersisyo. Kung sinusubukan mong bawasan ang timbang, ang pagkuha ng kalidad ng pagtulog ay ganap na mahalaga. Ikalawa, ang mga mahuhusay na natutulog ay may posibilidad na kumain ng mas kaunting mga calorie. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga indibidwal na kulang sa pagtulog ay may mas malaking gana at may posibilidad na kumain ng mas maraming kaloriya. Ang kakulangan sa pagtulog ay nakakagambala sa pang-araw-araw na pagbago-bago ng mga hormone sa gana at pinaniniwala ang sanhi ng hindi maayos na regulasyon ng gana. Kasama dito ang mas mataas na antas ng ghrelin, ang hormone na nagpapasigla ng gana sa pagkain, at nabawasan ang antas ng leptin, ang hormone na pinipigilan ang gana sa pagkain. Ikatlo, ang mabuting pagtulog ay maaaring mapabuti ang konsentrasyon at pagiging produktibo. Mahalaga ang pagtulog para sa iba't ibang aspeto ng pagpapaandar ng utak. Kasama rito ang talino, konsentrasyon, pagiging produktibo, at pagganap. Ang lahat ng ito ay apektado ng kawalan ng pagtulog. Ang isang pag-aaral sa mga medikal na intern ay nagbibigay ng isang magandang halimbawa. Ang mga intern sa isang schedule na may higit sa 24 na oras na walang tulog ay gumawa ng 36% na mas seryosong mga mali sa medikal kaysa mga intern na pinapayagan ang mas maraming pagtulog. Natuklasan ng isa pang pag-aaral na ang maikling pagtulog ay maaaring negatibong makaapekto sa ilang mga aspeto ng paggana ng utak sa isang katulad na antas tulad ng pagkalasing sa alkohol. Sa kabilang banda, ang mahusay na pagtulog ay ipinakita upang mapabuti ang mga kasanayan sa paglutas ng problema at mapahusay ang pagganap ng memorya ng kapwa mga bata at matatanda. Ikaapat, ang mabuting pagtulog ay maaaring mapakinabangan ang pagganap ng matipuno. Sa isang pag-aaral sa mga manlalaro ng basketball, ang mas mahabang pagtulog ay ipinakita upang makabuluhang mapabuti ang bilis, kawastuhan, oras ng reaksyon, at kagalingang pangkaisipan. Ang mas kaunting tagal ng pagtulog ay naiugnay din sa hindi magandang pagganap ng ehersisyo at limitasyon sa pagganap sa mga matatandang kababaihan. Ang isang pag-aaral sa higit sa 2,800 kababaihan ay natagpuan na ang mahinang pagtulog ay naugnay sa mas mabagal na paglalakad, pagbaba ng lakas ng paghawak, at higit na paghihirap na magsagawa ng mga aktibidad. Ikalima, ang mga mahihirapan sa pagtulog ay may mas malaking peligro ng sakit sa puso at stroke. Ang kalidad at tagal ng pagtulog ay maaaring magkaroon ng isang pangunahing epekto sa maraming mga kadahilanan sa panganib sa kalusugan. Sa isang pagsusuri ng 15 mga pag-aaral, ang mga taong hindi nakakakuha ng sapat na pagtulog ay nasa mas malaking peligro ng sakit sa puso o stroke kaysa sa mga natutulog ng 7-8 na oras bawat gabi. Ika-6,
Ang pagtulog ay nakakaapekto sa metabolismo ng glucose at panganib sa uri ng dalawang diabetes. Ang eksperimentong paghihigpit sa pagtulog ay nakakaapekto sa asukal sa dugo at binabawasan ang pagkasensitibo ng insulin. Sa isang pag-aaral sa malusog na mga kabataang lalaki, ang paghihigpit sa pagtulog sa 4 oras bawat gabi sa loob ng 6 na magkakasunod na gabi ay sanhi ng mga sintomas ng pre-diabetes. Ang mga sintomas na ito ay nalutas pagkatapos ng 1 linggong nadagdagan ang tagal ng pagtulog. Ang hindi magagandang gawi sa pagtulog ay malakas din na nakaugnay sa masamang epekto sa asukal sa dugo sa pangkalahatang populasyon. Ang mga natutulog ng mas mababa sa 6 oras bawat gabi ay paulit-ulit na ipinakita na nasa isang mas mataas na peligro ng pre-diabetes. 7. Ang hindi magandang pagtulog ay naiugnay sa pagkalumbay. Ang mga isyo sa kalusugan ng isip tulad ng pagkalumbay, ay malakas na nauugnay sa hindi magandang kalidad ng pagtulog at mga karamdaman sa pagtulog. Tinatayang 70% ng mga taong may depresyon ang nagreklamo tungkol sa kalidad ng pagtulog. Ang hindi magandang pagtulog ay nauugnay sa isang mas mataas na peligro ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Ang mga may karamdaman sa pagtulog tulad ng hindi pagkakatulog ay nag-uulat din ng makabuluhang mas mataas na rate ng depresyon kaysa sa mga wala. 8. Pinapabuti ng pagtulog ang iyong immune function. Kahit na ang isang maliit na pagkawala ng pagtulog ay ipinakita upang makapinsala sa immune function. Isang malaking 2 linggong pag-aaral ang sinusubaybayan ang pag-unlad ng karaniwang sipon matapos bigyan ang mga tao ng patak ng ilong na may malamig na virus. Nalaman nila na ang mga natulog na mas mababa sa 7 oras ay halos 3 beses na mas malamang na magkaroon ng sipon kaysa sa mga natulog ng 8 oras o higit pa. Kung madalas kang malalamig, tinitiyak na makakatulog ka ng hindi bababa sa 8 oras na pagtulog bawat gabi ay maaaring maging napakakapaki-pakinabang. Ang pagkain ng bawang ay makakatulong din. 9. Ang hindi magandang pagtulog ay nauugnay sa pamamaga. Ang pagtulog ay maaaring may pangunahing epekto sa pamamaga sa iyong katawan. Sa katunayan, ang pagkawala ng pagtulog ay kilala upang buhayin ang mga hindi kanais-nais na pamamaga at pinsala sa cell. Ang hindi magandang pagtulog ay naiugnay ng matagal sa pangmatagalang pamamaga ng digestive tract sa mga karamdaman na kilala bilang nagpapaalab na sakit sa bituka. Napansin ng isang pag-aaral na ang mga taong kulang sa tulog na may sakit na Crohn ay 2 beses na malamang na magbalik muli kaysa sa mga pasyente na nakatulog ng maayos. Inirerekomenda pa ng mga mananaliksik ang pagsusuri sa pagtulog upang matulungan ang hulaan ang mga kinalabasan sa mga indibidwal na may pangmatagalang mga isyu sa pamamaga. 10. Ang pagtulog ay nakakaapekto sa emosyon at pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ang pagkawala ng tulog ay binabawasan ang iyong kakayahang makipag-ugnay sa lipunan. Maraming mga pag-aaral ang nakumpirma na ito gamit ang mga pagsubok sa pang-emosyonal na pagkilala sa mukha. Natuklasan ng isang pag-aaral na ang mga taong hindi natutulog ay may pinababang kakayahan na kilalanin ang mga ekspresyon ng galit at kaligayahan. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang hindi magandang pagtulog ay nakakaapekto sa iyong kakayahang kilalanin ang mahalagang mga pahiwatig sa lipunan at eproseso ang impormasyong pang-emosyonal. Kasabay ng nutrisyon at pag-ehersisyo, ang mahusay na pagtulog ay isa sa mga haligi ng kalusugan. Sa makatuwid, hindi mo makakamit ang pinakamainam na kalusugan nang hindi nag-aalaga ng iyong pagtulog.